much as the remains are charred, we have means on how to identify them. They all have dental records for us to compare them with the remains. Gagamitin ng Armed Forces of the Philippines ang dental record ng mga sundalong nasawi sa pagbagsak ng C-130 plane ng Philippine Air Force. Ito'y upang malaman ang pagkakakilanlan ng ilan sa mga nasunog ang katawan. Sakali namang hindi pa rin makumpirma sa pamamagitan ng dental records, kukunin na nila ang serbisyo ng forensic experts. In instances where there might be some changes and some dental records were not updated, we have forensic experts in the armed forces and other agencies of government who are going to work together in order to ensure that proper identities will be known. Nangako naman ng tulong ang Philippine National Police sa anumang kailangan ng AFP. Kami nakahanda sa anuman na pangailangan na pwede o kailan may tulong sa ating mga kapatid ng mga sundalo na nasawi, pati na rin sa kanilang pamilya, pati na rin ito mga nasugatan at iba pang naapekto ang mga sibilyan. Nakiusap din ang AFP sa publiko na iwasan ang espekulasyon at hintayin ang resulta ng isinasagawa nilang investigasyon kaugnay sa pagbagsak ng C-130. Accidents like this that needed investigation may have to other aspects to look into. We look at facility, equipment, weather, skills of the pilot. All this will have to be taken into consideration. Bukod sa mga eyewitnesses, nakuha na rin ang black box na magagamit sa investigasyon. Tinayak din ni Arevalo na bihasa ang piloto at nasa maayos na kondisyon ang C-130. Sa katunayan, mayroon pa itong natitirang 11,000 flying hours bago sumalang sa panibagong maintenance check-up. Sa 76 na sakay ng C-130, 47 ang nasawi, 49 ang sugatan. 32 dito ang nasa iba't ibang medical facility ng Armed Forces of the Philippines at 17 ang dinala sa Zamboanga. And if there are any specific need for an upgraded or elevated or higher type of facility or treatment that they will be needing, we have available aircraft on standby to bring them to the nearest hospital in Manila to ensure that they will be properly treated. 3 sibilyan din ang namatay at 4 ang nasugatan matapos na madamay sa pagbagsak nito sa Sitio Aman, Barangay Bangkal, Patikul, Sulu, pasado alas 11 ng umaga kahapon. Mayroon lamang 5 C-130 ang AFP. 2 ang sumasailalim sa repair sa Portugal. 1 ang i-deliver pa lamang. 1 ang grounded at 1 ang bumagsak. Ang C-130 na may tail number 5125 ay kaka-deliver lamang noong Enero ngayong taon. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.